Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang kagawaran ng inhinyeria at gawaing bayan sa pamumuno ni Engineer Armando L. Andres ay siyang naatasan na manguna sa ating ningguhang pagtataas ng watawat. Ang ating patuntunan ay pasisimulan ng isang panalangin na pangunahan ni Ginang Felicitas Evangelista, susundan ng pag-awit ng lupang hinirang sa pangunguna ni Engineer Julius Ken Macayan sa salyo ng banda ng Maynila, panunumpa sa watawat na bibigkasin ni Engineer Robert G. Lactawin, panunumpa ng lingkod bayan sa pangunguna ni Mr. Rudolph Anton L. Balarite, at ang awit ng Maynila na pangungunahan ng mga piling empleyado ng kagawaran sa salyo ng banda ng Maynila. Panginoong Diyos, salamat po sa panibagong linggo na inyong bigay at sa mga pagpapala na inyong ipinagkakaloob sa amin at sa aming pamilya. Gabayan po ninyo kami sa tuwi na upang maayos at mabuti naming maisakatuparan ang atas na gampanin bilang kawani ng pamahalang lungsod ng Maynila. Gayun din po, itinataas namin ang aming punong lungsod, Dr. Hari Dacuna Pangan, pangalawang punong lungsod, Yul Servo Nieto, mga kasapi ng konseho, at namumuno sa mga kagawaran at tanggapan na patuloy po silang mabiyayaan ng mabuting kalusugan, higit pa na katalinuhan, kaalaman upang lubos pang makapagtingkod sa lungsod ng Maynila. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kahinaan at pagkukulang at malayo po nawa kami sa kapahamakan at tukso. Ang lahat pong ito ay samo namin sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus at sa pagpatnubay ng mahal na Birheng Maria. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Manatiling nakataas ang kanang kamay para sa panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan.
pangangalagaan ko at tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa-lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ng sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalaan sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon na makabagong panahon tungo sa agikay ng matatag, maging hawa at panatag ng buhay. Sa mga tungkuli at hangarin ito, kasihan nawa ako ng may kapal. Ngayon po, para magbigay ng maiking mensahe, pinapakilala ko ang magiting at masipag na pinuno ng aming kagawaran, City Engineer Armando L. Andres. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong kapitapitagang punungsod, Mayor Halila Punapangan, Vice Mayor Yusser Baneto, at sa kanya pong masisipag at maaagang gumising na konsihal. Magandang umaga po, Secretary to the Mayor, Attorney Marlon Lacson, City Administrator Bernie Ang, at Chief of Staff Joshua Santiago. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang misyon po ng kagawaran ng Inhinera Gawaing Bayan ay para magpatayo at makasiwa ng mga infrastruktura sa siyudad ng Maynila, kagaya ng pagpapagawa at pagsayos sa mga kalsada,
tulay at mga pampublikong gusali tulad ng ospital, palengke, eskwelahan at mga parke. Pagpapailaw ng mga kalsada at mga parke upang mas maging ligtas sa ating paglalakad at pamamasya lalo na kung gabi. Pagpapagawa at pagmimintina ng ating mga daluyan ng tubig at pumping stations upang maibsan ang pagbaha sa ating lungsod. Pagsisiyasat at pag-issue ng mga kaukulang permits ukol sa mga pampribadong gusali bagong tinatayo at nakatayo na para mapanatili ang ayusan at proteksyon ng mga mamamayan. Doon po ay kinakarangal ko na iulat sa inyo ang mga gawa ng aming kagawaran sa kasalukuyan at ng nakaraang taong 2023 sa suporta at tulong ng ating mahal na punong lungsod, Mayor Hany Lacuna Pangan. Ang inyong lingkod po ang naatasan bilang mamuno ng Task Force Against Road Obstruction, katuwang ang ibang mga departamento. Humigit po mula ng 2,500 na kalsada na natanggalan natin ng mga iba't ibang sagabal para muli ay maibalik sa mga tao at mga bangketa at maisayos ang daloy ng traffic. Katuwang ang lahat ng mga gawa ng kagawaran, pinapanatili na maging maayos at malinis ang mga kalsada, bangketa, daloyan ng tubig at mga pampublikong busan. Natapos natin ang mga sumusunod ng mga proyekto ng ating lungsod. Yung pagsasaayos po ng Legosidad Underpass last November 2023, ang 10-story Manila Science High School ng December 2023, ang 10-story Casaro Romario Elementary School na may 227 na fully air-conditioned classrooms, pagsasaayos sa mga open spaces into pocket gardens na napalibot sa City Hall noong September 2023, pagpapailaw ng ating mga kalsada gaya ng 8-8 Lacson mula Espanya hanggang Launaan noong March 2023, at paglalagay ng mga solar studs sa buong Manila. Ito naman po ang mga kasalukuyang proyekto ng ating lungsod. Construction of 20 stories ang Sebastian Residences. Mati-turnover na siguro ito itong mga April 2024. Ito po ay may 243 condominium units. Construction of 20 stories ang Lazaro Residences. By end of April 2024, ito po ay may 382 condominium units. Ang construction of 20-story Pedro Hill Residences, mga bandang October po, mag-turnover natin. Ito po ay may 299 condominium units. Ang construction ng 10-story building of Albert Elementary School, fully air-conditioned po ang mga classrooms ito. By early March po siguro, may nagawahan na po natin. Ang construction ng Ramon 10-story building of Ramon Magsaysay High School na may 232 full air-conditioned classrooms by December 2024. Groundbreaking na rin po tayo ng construction ng 6-story building of Aurora E. Quezon Elementary School sa District 5. Magkakaroon po ito ng 75 full air-conditioned classrooms. Ang construction of 6-story building of Emilio Jacinto Elementary School na may 35 classrooms na nag-renovate natin noong December 11, 2023. Ginagawa na rin po ang 2-story Aurora Quezon Health Center. Pati po ang Animal Pound Building sa Bitas. Para naman po ngayong 2024, ito naman po ang mga listahan ng ating mga proyekto. Construction of 10-story Kalinga sa Maynila Center, Phase 1. Construction of Pet Cemetery at South Cemetery. Construction of Manila South Cemetery Columbarium. Installation of reflectorized street name signages. Installation of internally illuminated loading and unloading signages. Repair and renovation of Manila Boys Home at Manila Boys Town Complex. Repair and renovation of Manila Girls Home at Manila Boys Town Complex. Kasama na rin po ang construction of 6-story building at Isabela de las Reyes Elementary School.
construction of 7-story school building at Victoria Inomapa High School. Mayroon din pong repair and rehabilitation ng ating mga paaralan. Sa pakikipagtulungan natin sa national government, pinapagawa na po natin ang Manila Drainage Master Plan na makakatulong upang lalong maibsan ang pagbaha sa Maynila. Ito po ay ilan lamang sa napakaraming programa sa infrastruktura ng ating butihing Mayora. At makakaasa po kayo, lalo namin pag-ibayuhin at palalakasin ang aming kagawaan para maabot natin ang minimiting magnificent Manila. Sa pagtutulungan po ng bawat isa, kawaling ng lungsod at sa pamumuno ng ating butihing Mayora, we will bring back the glory of the old Manila. Ngayon po, malugod kong pinakikilala ang ating pinakamamahal na inalanglusan ng Maynila, ang mayakda ng kalinga sa mga batang Maynila, kagalang-galang Alkalde Hani Lapunapan. Maraming salamat, Engineer Arman Andres, at sa lahat ng bumubuo ng City Engineering's Office, kasama na pong City Electrician's Office. Maraming salamat po sa inyo. Napansin ko lang po, iba yata ang ating panunumpa ng mga kawalan na yun. Yan na ba ang bagong version? Yan na pala ang bagong version. Anyway, napakahaba po ng ibinahagi sa inyong mga ginagawa ng tanggapan ng City Engineering's Office at ng City Electrician's Office. Sabi niya, iilan lang daw po yun. Pero kung napansin nyo, tatlong pages po yung kaninang binubukat niya. Siguro po ang kanilang departamento ang pinaka-busy at pinakamaraming ginagawa. Kahit hanggang Linggo po, may ginagawa pa rin sila. Kaya ang akin pong pasasalamat sa inyo pong serbisyo na ibinibigay sa ating lungsod. Maraming salamat po. Narinig din po ninyo na napakarami po nating itinatayo, ipinagagawa, at marami na pong malapit nang matapos. Mga paaralan, yung ating pong minimithing Kalinga Center para po sa ating mga kababayan. At kung sakasakaling meron pa po tayong enough na pondo, yung ating pong MDRRMO, ililipat na po natin sa ibang lugar dito din po sa lungsod ng Maynila. Isa lamang po itong dahilan kung bakit talagang patuloy tayong nagsisinop sa pondo ng ating lungsod. Kaya ang ating pasasalamat sa ating mga kababayan na ginampanan na ang kanilang mga obligasyon sa pamamagitan po ng pagbayad ng kanilang mga buwis. Napakalaking tulong po ito ng sa gayon lahat po ng ating mga pinaplano para sa ating lungsod. Nakapakipakinabang ay mangyayari. Maraming salamat po sa bubuo din ng ating Local Finance Committee, sa ating pong City Treasurer's Office, Business Permit, License Office, EDP, CPDO, Manila Health Department, at lahat po ng mga departamento na nagtutulong, City Assessment, City Assessor, na nagtutulong-tulong para kahit papano mahikayat natin ang ating mga kababayan na magbayad sa tamang panahon at magbayad po ng wasto. Sa lahat po ng ating mga kababayan, maraming salamat po. Ngayong buwan ng Pebrero ay may dalawa po tayong ipagdiriwang.
ang Chinese New Year. Sa February 10 po gaganapin. Walang pasok. Pero sa February 9 po ay merong fireworks display. Nagaganapin po dyan sa Jones Bridge. Wala naman po pa yung ginagawa. Maari po kayong pumunta dyan mga alas 11 ng gabi hanggang alas 12 para ma-witness nyo po ang ating fireworks display. At sa mismong araw ng Chinese New Year, February 10, ay magkakaroon po ng parada paikot sa Binondo. Kasama po ang ating mga Filipino-Chinese community organizations, ang ating pong mga lingkod bayan, congressman, mga konsihal, vice mayor. Magkita-kita po sa February 10. February 14! Ash Wednesday. Uy, biglang may reaction ngayon. Ang iniintay ng mga nagmamahal, may minamahal, at kahit solo sa buhay, ay Valentine's Day. Happy Valentine's po sa inyong lahat. Meron naman po tayong gaganapin na Maynila, dito mismo, sa Cartilla. February 12 hanggang February 17. Marami po tayong mga booth dito na itatayo. Ang inyo pong pamilya, ang inyo pong mga mahal sa buhay, ayain nyo na dito po pumunta sa darating na Valentine's Day. Nang sa gayon naman po ay maramdaman ninyo kung paano magmahal. Bilang panghuli. Siyempre, nung last year may hugot line ako eh. Alam nga naman ngayon, wala. Diba? Ako naniniwala ako sa kasabihan ito. Marami rin naman sa inyo naniniwala sa kasabihan. Aanhin pang tiwala kung ang bawat hinala ay tumatama. Maganda po sa inyo. Maraming salamat sa Pure Foods. Andiyan na naman po sila para po sa ating buwanang breakfast. Oh my gosh!